Hello guys! Good morning sa inyong lahat. Ako ay masaya ngayon kasi ngayon ay Sunday. Sunday is the Lord's Day at the same time, it's my rest day. Alam nyo guys, pag uwi ko kagabi, nagtatnan ko yung pamangkin ko na busy siya sa ginagawa niya. At hindi ko pinansin ko ano yung ginawa niya. Kasi nga, pagod ako galing sa work. So, yung pera ko lang yung ginawa niya. Pero alam nyo guys, yung kanina pag-gising ko, na-amaze talaga ako sa nakita ko. Hindi ko akalain na yung ginawa niyang art ay may ibig palang sabihin. Kasi yun ay assignment nila sa Sunday school service para sa mga bata. Kasi sa church namin, may mga Sunday school para sa mga bata. So, nakita ko yung ginawa niya, na-amaze talaga ako kasi, ay, ganun pala yun? Ay, gusto niyo bang makita guys yung art ng pamangkin ko? Tingnan po natin. Oh, yan guys, oh, yung gawa ng pamangkin ko. Oh, di ba? Ang ganda. Yan. Nakikita niyo po ba? Yan po. Alam mo guys, hindi lang siya basta art na ginawa ng pamangkin ko. Bawat isa pala nun ay may kanya-kanyang meaning. So, tawagin ko lang yung pamangkin ko guys para may paliwanag namin kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Bebe, ane! Hello! Hello guys, ito pamangkin ko. So, ipapaliwanag po namin, didemonstrate po namin kung ano-ano yung mga art na ginawa niya. So, ito po. Ito po ang tinatawag na Belt of Truth, sinturon ng katotohanan. So, ibigkis ang sinturon ng katotohanan upang magkaroon tayo ng pagtitimbang so kung ano ang tama at mali. So guys, ito po yung sinturon ng katotohanan. Yan po yung ginawa niya. At next, ito naman po ang Chestplate of Righteousness. Breastplate of Righteousness. Ito ang baluti ng katwiran, ng Tagalog. So, ang ibig sabihin pala nito guys, isuot natin yung baluti ng katwiran upang isabuhay natin ang kung ano yung alam nating tama. Breastplate of Righteousness. So, yan po ulit guys. Huwag kalimutan, Breastplate of Righteousness. And the next... Ito guys, Shoes of Gospel. Ito ibig sabihin na, para maging handa tayo, we can stand in our own. Ito. And the next? Shield of Faith. Gawin nating panangga ang Shield of Faith, yung faith natin, laban sa ating kaaway. Yung pananampalataya natin yung lagi nating kakampi, kumbaga. Lagi nating panangga sa anumang sitwasyon na merong kinaharap natin. So, the next one is Helmet of Salvation. So, ito, isusot natin yung Helmet of Salvation para mapuputahan natin yung isip natin na para makaiwas sa mga alam nating mali na minsan nagiging tukso sa isip natin. Para ito yung tinatawag na Helmet of Salvation. So, the last... But not the least... Sword of Spirit. Ang ibig sabihin ng Sword of Spirit, ang ibig sabihin ito po yung salita ng Diyos. Word of God. Ito yung... Panday. Sa Bible. Kumbaga, ito yung panangga natin, panlaban natin. Di ba pag may... Sabi nga, pag may pinagdadaanan tayo, basa lang tayo ng Bible, andun lahat. Makikita natin na andun lahat ang sagot kung may katanungan tayo na sa Biblia lang po lahat. So, ito po yun din guys, yung binigay sa atin ng Diyos na magiging kasuotan. Kumbaga, ang armor niya para tayo sa ating pag-ipaglaban sa ating araw-araw na buhay. Alam nyo guys, nung dahil dito, naging wake-up call siya sa akin. Na-remind ako na kung paano ko protektahan ng sarili ko, isip ko, puso ko, na kung paano haharapin ang mga sitwasyon o pang-araw-araw na suliranin sa buhay, mga inaharap natin sa araw-araw. At ito yung way para din lumago yung faith natin kay God.
Kaya guys, before I end this video, I hope na maunawaan niyo po, kahit bagamat tayo po ay iba-iba ang mga paniniwala, pero sana maging guide din siya sa atin na subukan din natin kung paano kumilos si Lord sa buhay natin na in the name of faith. Kaya guys, maraming salamat sa panonood. Kung meron pa kayong ibang pakahulugan doon sa art na yon, at alam nyo meron pa kayong manais ipaliwanag, just leave your comment and pag-uusapan po natin. Kaya guys, just click subscribe and bell button para man-notify kayo kung meron po kang bagong videos na gagawin ulit sa susunod. Kaya guys, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless sa ating lahat.